Aral sa umagang ito. Praise the Lord. Hallelujah. Sino bang nag-aasam ng Espiritu Santo sa umagang ito? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako napapasalamat sa Panginoon dahil Hallelujah. Tunay na pinagpala ko ng Lord. Hallelujah. Dahil yun ang pinakasentro na ating buhay dito sa ibabaw ng lupa na matanggap natin ang Espiritu Santo. Dahil kung wala ang Espiritu Santo, Hallelujah, maging hungkag ang ating buhay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At lahat tayo, alam ko, may mga alalahanin. Ngunit ilapag natin sa panan ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Isang napagandang umaga sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. At bago tayo magsimula sa ating mumunting gawain, Hallelujah. Inanyayahan ko ang mga nasa likod o sa labas na pumasok. May mga upuan pa tayo dito sa... Kinal, ma-occupy natin, no? Maupuan natin yung mga bakanting upuan. Hallelujah. Isang pribilehiyo na, Hallelujah, mapakain tayo muli ng ating Panginoon na kanyang salita sa umagang ito. Hallelujah. Sino yung pinagpala ay umupo dito sa harap? Hallelujah. Amen. Ating palapakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Available po ang ating Panginoon sa umagang ito, ang kanyang Holy Ghost. Hallelujah. Sino man nagnanasa, Hallelujah, I believe, pagkakaloob ni Lord sa umagang ito. Hallelujah, ang Diyos ay buhay. Hallelujah. At tayo'y tumayo at ating awitin, Hallelujah, habang inanda nila yung Bicos Ilibs. Hallelujah. Then Diyos natin ay buhay. Hallelujah. Naalala ko ang sabi ng propeta sa kanyang mensahe. Ang mundong ito, nag-aalok sila ng insurance. Tama po ba? Hallelujah. Ngunit ang ating Panginoon, nag-o-offer siya ng blessed assurance. Hallelujah. At ang sabi nga sa kausap ng propeta, sabi niya, saan ba namin makuha ang palisi? Sabi niya, in glory in heaven. Hallelujah. Hallelujah. At alam ko, I believe sa umagang ito na ang palisi na yun ay ang Holy Ghost. Hallelujah. Pag natanggap natin ang Holy Ghost, lahat ay available. Hallelujah. Amen. Awitin natin yung nagsasabing, Hallelujah, because He lives. Hallelujah. Alam ko ang bawat isa ay handa-handa na. Amen. Hallelujah. Chorus. Cause He lives, I can change tomorrow. Because He lives, yes, Lord. All fear is God, because I know He holds the future, and life is worth the living just because. First stanza. His Son, we call Him Jesus. He came to love, yes, Lord. He yes, Lord Jesus. Oh, purihin ka, Panginoon. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. An empty grave was there to prove my Savior's name.
Hallelujah. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin natin, Panginoon. Hallelujah. Oh. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sino bang nagnanasa, hallelujah, sa umagang ito na mas matutunan pa natin ng higit, hallelujah, ang Panginoon. Hallelujah. Awitin natin yung Lord, I want to know you more. Hallelujah, Lord Jesus. Oh God. The time I feel that I recall in the mind. Oh, hallelujah. Ito pong ginagawa ng ating Holy Ghost. Hallelujah, Lord Jesus. I feel my yes, Lord. My soul.
being and your eyes stirs up within me. Christ, just say I want to know you. Oh, I want to know you more. Hallelujah. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, Amang Banal. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, God. Ito ang iyong mga anak, Panginoon, Lord Jesus. Tunay, Panginoon. Ito kami, Panginoon, Lord. Hindi namin maunawaan ang mga bagay-bagay, Panginoon. Lord, kung wala ang Holy Ghost mo, Panginoon. Kaya ito ang iyong mga anak, Panginoon, Lord Jesus. Lord, kami nagtitiwala, Panginoon. Lord, nandito ka sa aming kalagitnaan. Lord, available ka sa bawat isa. Lord, hallelujah. Ngayon pa lamang, Panginoon, Lord Jesus, puspusin mo ang bawat isa sa amin. Ngayon, banal na Espiritu, oh God. Lord, lubos namin mapaunawa, Panginoon, ang mga bagay na hindi namin maunawaan. Lord, tunay, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang Holy Ghost, Panginoon, Lord Jesus, ang siyang makapag-minister sa amin, Panginoon, nangigit, Panginoon, na malalim, Panginoon, sa iyo, patungkol sa iyo din naman, Panginoon. Kaya, Ama, kami nagpapalinis sa iyo, Lord Jesus. Marahil, Lord, napakarami namin pagkukulang sa iyo, Panginoon. O God, linisin mo, Panginoon. Marahil, Lord, sa aming kalagitnaan, may unbelief pa, Lord Jesus. Lord, ayaan mo na mapugnaw ito ng iyong Holy Ghost, Lord Jesus, at magawa naming panghawakan, Panginoon, kung ano ang mga pangako mo para sa amin. Kaya sa umagang ito, Ama, Lord, sa inyo namin pinagtagubilin, Lord, especially, Lord, sa aming pastor, Panginoon. Lord, ang dalangin, Panginoon, ang double anointing, Lord Jesus. Lord, kung paano mo pinagpala ang mga nakaraang gawain, Lord Jesus. Lord, nawa, Lord, mahigit pa naming ma-enjoy, Panginoon, Lord Jesus, ang mga nais mo ipaabot para sa bawat isa. Kaya, Lord, pahiran mo siya, Panginoon, Lord Jesus, bago siya bumaba, Panginoon, Lord Jesus, ngayon pa lamang, Panginoon, Lord Jesus, hallelujah, kasangkapanin mo siya ng lubos, Panginoon, Lord Jesus, upang kami ay, Lord, may handa ng lubos, Panginoon, Lord Jesus, dahil kung wala ka, Panginoon, Lord, wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya sa inyo namin pinagtagubilin, O God, O ang kabuhan, ang gawain na ito, Panginoon, Lord Jesus. O God, anumang espiritu na laban sa iyo, Panginoon, ngayon pa lamang ay sinasaway na namin sa makapangyarihang pong pangalan, Lord Jesus Christ. Kaya, Ama, sa inyo namin pinagtagubilin na lahat. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise. At Calvary, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified. Knowing not it was for me He died on Calvary. Where are you born? Pardon there was multiplied to me. There my burdens of my liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I tremble at the law I spurn. Till my guilt imploring turn to Calvary. Oh mercy, there was great and great was free. Oh pardon, there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Jesus, everything. Now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing, oh Calvary.
give life to me. Turn my burden so foundly, curty at Calvary. Oh, the love that drove salvation plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty love that God is found at Calvary. Oh, mercy there was great and grace was free. Oh, pardon there was multiplied to me. Turn my burdens upon liberty at Calvary. Buhay ko'y malaong ginugol, naiwalay sa Panginoon. Di pansin siya'y naparoon sa Kalbaryo. Sa ganang biyaya ni Kristo, at patawad ay nakamtan ko. Ko ay pinalayang tuto sa Kalbaryo. O nakilala ko sa salita na ako'y makasalanan nga, hanggang ako'y magmakaawa sa Kalbaryo. Sa ganang biyaya ni Kristo, at patawad ay nakamtan ko. Ko ay pinalayang totoo sa Kalbaryo. Ngayon ay aking inihandog ang lahat-lahat kay Jesus. Awit ko'y di matapos, tapos sa Kalbaryo. Sa ganang biyaya ni Kristo, at patawad ay nakamtan ko. Ako ay pinalayang totoo sa Kalbaryo. Oh, pagkadakilang pag-ibig, oh, biyayang hulog ng langit, ang Diyos at tao'y naglapit sa Kalbaryo. Sa ganang biyaya ni Kristo, at patawad ay nakamtan ko. Ako ay pinalayang totoo sa Kalbaryo. Hallelujah! Sa ganang biyaya mo, dahil sa krus ng Kalbaryo, ay nagdanas ka ng hirap. At sa mga kasalanan ay tinumuso kami sa pamagitan ng mismong dugo mo, Panginoon. So yun, lagi nag-aanyaya ang Panginoon. May mga pagsubok pa tayo? May mga kabigatan ba tayo? Sabi ng Panginoon sa Mateo 11:28, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na nangababagal at nangabibigat ang lupa, at kayo'y aking papagpahingay. Thank you, Lord, for your rest, Lord Jesus. Hallelujah. Life is not at all that bad, my friend.
If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks in life with you, your burdens upon me. Those who are heavily laden, yes, Lord Jesus, come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. Yes, Lord Jesus, thank you for your mercy. Naghihintay sa'yo, lumapit lang tayo kay Jesus.
kay mo. Oh, salamat po, Panginoon. Kung ang ibong walang kaluluwa ay pinapalan niya. Oh, mapalad tayo at ikit pa tayo sa mga ibon. Suliranin ay di lumulungan. Huwag tayong manlupaypay. Huwag ka manlupaypay. Dahil tayo'y mga agila. Tumawag ka sa Diyos na buhay. O kay Kristo. Kay Kristo sumandi, pangako niya'y walang hanggang buhay. Hallelujah! O si Kristo tayo lahat ay umawit. Si Kristo siya ang tanging ligaya ng buhay ko. Tayo mga kakaupo na po, mga kapatid. Hallelujah. Mapalad ka. Mapalad tayo. Hallelujah. Hindi tayo swerte, kundi mapalad tayo. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Hallelujah. At sa hindi pagkatagal, ba ating tawagin kagad kung mayroon tayong bisita. Praise the Lord. Kung mayroon na tayong bisita, atin lang welcome sa magitan nating mga palakpak. Hallelujah. Si Dudong Bonggilon at si Dino, magkapatid to from Qatar. Hallelujah. God bless you, brother. Amen. Welcome po kayo sa gawain na ating Panginoon. Hallelujah. Next. Wala na at tayo dadako sa announcement. Hallelujah.
Sige po, ituloy na lang natin to dahil andito na. Sa February 2, 2016, on Tuesday, Men's Department Fellowship at 8 p.m. Ang topic po ay Bible Numerics, starting with number 6. Hallelujah. Next. Sa February 7, 2016, Youth Devotion at 7 a.m. and Youth Service at 1:30 p.m. Ito naman sa February 7, 2006, next Sunday. Next. Sa February 7, 2016, ganun din. The meeting of Group 4 Family today is canceled. It is rescheduled for next Sunday, right after the service. Thanks and God bless from Brother Aid Alcantara. AD pala, hindi Aid, no? Oh, salamat sa Panginoon, yung present lagi sa gawain na nakakasunod sila. Amen. Next. Sa February 25, 2016, Youth Convention at the Overcomer Worship Center, Taytay Rizal. Ang tema po ay Perfecting of the Bride. Hallelujah, napakasarap na tema, no? Talagang kinakailang ipe-perfect talaga tayo bago tayo rapture ni Lord. Hallelujah. Kaya kailangan natin ng Holy Ghost. Hallelujah. Amen. March 23 up to 26, 2016, ito naman sa Merkulis hanggang Sabado, International Youth Camp 2016. Hindi ko lang alam kung saan ito gaganapin. Hallelujah. Amen. Tayo dadako sa written testimony or prayer request. Nice ko lang pong ibalik ang papuri at pasalamat kay Lord dahil natanggap na po ako bilang student assistant ng Human Resources Development Center ng aming university. Bagamat may mga dahilan para hindi po ako matanggap, si Lord pa rin po ang kumilos at gumamit ng mga tao bilang instrumento para matanggap ako. Maraming salamat po sa inyong panalangin. To God be the glory, si Brother Lemuel Inubero. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Next, prayer request. Pakisama po sa panalangin ang aking wife na si Sister Mabel para sa kanyang panganganak next week. Nawa ay maging maayos at normal ang kanyang panganganak, Brother Alex Balistoy. Praise the Lord. God bless you, Brad. Hallelujah. Ang ating kapatid yan na galing sa Novaisia. Novaisia, Brad? Praise the Lord. Hallelujah. At tayo dadako naman ngayon sa, hallelujah, sa maghandog ng awit. Aking tatawagin kagad yung ating kapatid na mahabang panahon na nagnanasa itong maghandog ng awit. Hallelujah. Na walang iba kundi ang ating kapatid, Brother Saldi. Hallelujah. Integro. God bless you, Brad. God bless you. Purihin ang Panginoon. Pasensya po kung ang kanta ko ay pang ano-ano lang to. Subukan ko lang po kung gagana ba. The message of the wounded. From the mountain region of the lost, God has brought us back. He gates of the gates of hell, in many entered rain. Then at last we heard a great blast, the thunder out to rain. This time this proclaimly, the mystery of saving sin. We are in second fold,
of the threefold mystery. Part being in my spoke, the Son of Man, but the other in you and me. The mistress of the wounded widow now is come back again in the power of the word, speaking resurrection, speaking rapturing faith for redemption from the falling state. With the power just here, we are lifted higher, higher and higher, until we'll come into a sleeping sphere. And the prayer will change dimension, crossing to the other hand. We will meet friends and loved ones, those who really guess. This is the wounded up we know. Now it's come back again in the power of the word, speaking resurrection, speaking rapturing faith for redemption from a fallen state. A window now is open and the light is shining through. Celestial light from celestial world shining to our soul. The devil's steering us loose to powers and the earth. One speeding on a blessing is on Bajan man, but the devil in you and me. And pardon his purpose in the sin dead. I brought a cycle that time has bought in then. But here we stand in reality, while no one was good at mystery. Mistress of the wounded up with home, now it's come back again in the power of the word, speaking resurrection, speaking rapturing faith for redemption from a fallen state. A window now is open and the light is shining through. Celestial light from celestial world shining to our soul. The dove is steering us loose to powers in the earth. One speeding on a place for disobedient man, but the dove in you and me. And for his purpose he descended, a full cycle of time about ended. But there is standing reality, where Maria was good at mystery. Mrs. of the wounded up we go. Now it's come back again in the power of the words, speaking resurrection, speaking rapturing faith for redemption from a fallen state. The mysteries of the wounded wait. The message of the wounded wait for. The message of the wounded wait for. The message of the wounded wait for. Now it's come back again in the power of the word, speaking resurrection. Capturing faith for redemption from a fallen state.
Jesus of the wounded went to the misses of the wounded went home. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. God bless you, brother. Hallelujah. Habang tinatawagan ko ang mga ladies choir, hallelujah, awitin natin yung tikmin. Hallelujah. Hallelujah. Take me into the holy of holies. Take me by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Amen. Take the golden smile. Here I am. Amen. God bless you, mga sisters.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kayo din ako sa birthday celebrant, sa mga birthday celebrant. Praise the Lord. Habang pinaghahanda natin ating kapatid Brother Arnel para ipanalangin ang offering at ang mga maghandog ng mga mag-celebrate ng kanilang mga birthday this whole week, no? My love will persevere through every situation. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 up to 7. Hallelujah. Happy birthday kay Sister Ginelyn Villena. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa buhay ng ating mga kapatid. Next. Happy birthday din naman kay Maria Cris Luis Espiritu. Nasa probinsya yata ito, mga kapatid natin ito. Praise the Lord. Happy birthday din naman kay Sis Joy Ambrosio. Hallelujah. Praise the Lord. Next. Happy birthday din kay sa ating kapatid, Brother Jairo Alcantara. Praise the Lord. Next. Happy birthday din sa ating kapatid na si Brother Rixie Apuentes sa February 5. Praise the Lord. Ito naman sa February 6. Kay Brother Rudel Pero Holes. Praise the Lord. Happy birthday din sa ating kapatid na si Sister Rin Cabanyes sa February 6. Happy birthday din sa ating kapatid si Michael Angelo Mangilen, ang anak na ating kapatid na si Brother Angelo. Happy birthday. God bless you. Hallelujah. Aking tinatawagan ating kapatid Brother Anel para sa offering, sa tithes natin at sa mga pledges. Praise the Lord. At sa mga prayer requests. God bless you, brother. Tayo po ay lumuko. Ayat manalangin sa Panginoon. Lord, Ama, purihin ka, Lord Jesus. Ikaw na Diyos na God, nakakaalam ng lahat ng mga bagay tukol sa amin, Father. Ikaw na Diyos na, Lord, sa yung saganang biyaya, Panginoon, ay kumikilos, Lord, sa iyong mga anak, Father. At nagpapasalamat kami, Lord, O God, sa mga trabaho na binigay mo sa amin, sa bawat isa, Lord. Salamat dahil, O God, sa trabaho, Lord God, hindi kami nakukompromise, Lord. Nakatid kami ng gawain, Panginoon, Ama. Kami nag-i-enjoy sa piyesta ng iyong salita, Father. But Lord, may mga kapatiran, Lord, marahil na naghahanap, Lord, ng trabaho, Lord God. And Lord, minsan natitempt sila, Panginoon, na kahit anong trabaho na lang, basta kumita ako, Lord. But Lord, ikaw ang aming Diyos, Lord. Ikaw ang aming provider, Father. Hindi mo kami hayaan sa anumang paraan, Lord. Ay, Lord, maghangad ng mga bagay na ikakapahamak namin, Panginoon. Lord, i-provide mo ang bawat kapatiran na nangangailangan ng trabaho, Lord. Ng trabaho, Lord God, Ama, na Lord, sila'y maka-attend lagi sa gawain, Panginoon, magpapala ang kanilang kaluluwa, Lord. At hindi sila makakompromiso sa anong paraan, Lord Jesus. Maka-attend sila sa mga camp meetings, Lord, sa mga kung anong gawain meron, Panginoon. Lord, salamat, O God, Ama, sa mga kinitaan namin sa bunga ng aming pagkapagal, Lord, na ikaw nagbigay ng lakas, Lord, para aming magawa, Father. God, salamat sa mga problema, Panginoon, na iyong binibigay. Lord, at salamat sa mga problema ang iyong sinolusyon na Panginoon. At Lord, salamat sa mga kapatirang ito, Lord, na nagdudiro mo ng kanilang mga kaarawan, Father. Lord, Panginoon, salamat, Lord, dahil, O God, ikaw ang nagtayo sa amin, ikaw ang nagpanganak sa amin, Panginoon. Dito kami, O God, nung makilala ka namin, Panginoon, sa mensaheng ito, Lord God. Lord, Panginoon, dito kami nadadapa at dito kami tumatayo. Dito kami nadadapa, Lord, at dito kami mararapture, Panginoon. Ama, tulungan mo, Panginoon, ang mga kapatid namin. Lord, tulungan mo kami sa aming kahinaan, Father, sa mga bagay na ito. And may you help us, Lord, Ama, pagbuklurin mo ang bawat puso ng bawat isa, Lord. And Lord, lahat ng mga prayer requests na meron, Panginoon, ng mga kapatiran, Lord, may you bless their hearts, Father. May you fulfill those things, Lord Jesus. Ama, pagpalaay mo, Lord, ang lahat ng mga kaloob na narito, Lord. At Lord, ikaw ang umani ng kapurihan, ng pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Jehovah Jireh. Jireh.
my provider. Amen. You are more than enough for me, Jehovah Rapha. You're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my need. You are more than enough, more than enough, more than enough. For me, minsan pa Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me. Hinayaan ko po ang bawat isa na tumayo to supply all I need. You are more than enough, more than enough. For me. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alam ko ang bawat isa ay nandaan na makikinig. Hallelujah. Na manginain sa mga salita ng Panginoon na nais niyang ipabot sa atin, ipakain niya sa atin sa umagang ito. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, hallelujah, ang tanging makakita lang sa Diyos ang may malinis na puso. Hallelujah. Awitin natin yung sabi ng If Your Heart. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. If your heart, that's what I long for. Habang tinatawagan natin ating pastor. Hallelujah. Pastor, if your heart, that's what I long for, a heart that follows heart after thee. Thank you for your love, Lord. A heart hides your word so that sin will not come in. Help us, Lord. Divine and wonderful Jesus. Help us, Father. Heart that beats compassion pleases you, my Lord. Sweet aroma. Your throne, a heart that hides your word, a heart that hides your word, so that sin will not come in. That's a prayer, Lord. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases all God. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma of worship that rises to your throne.
Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Father. Amen. Panginoon, yan po ang aming ginagawa ngayon. Hindi lang po sa anyo ng awitin, hindi lang sa anyo ng pagtataas ng kamay, kundi sa paraan ng aming pag-uugali sa loob ng simbahan. That's also our way of worship to you. Ang aming attitude sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pagbibigay ng buong pakinig namin at buong kaisipan namin para pakinggan kung anong nais mong sabihin. That's part of our worship, Lord. At pagkatapos naming marinig ang iyong salita, ito ay aming ma-apply sa aming buhay. Araw-araw, Lord, sa lahat ng aming ginagawa. That's a part of our worship, Lord. Father, salamat sa kapangyarihan ng dugo mo. Salamat sa paglilinis na patuloy na ginagawa nito sa aming buhay. That our hearts, Lord, can be clean before you every time we come before you, Lord. Maaring ang aming espiritu ay mabahiran ng mga alalahanin at problema at mga bagay na nakita namin sa sanglibutan. But your blood always cleanses us, Lord. When we come before you and we ask for forgiveness and cleansing, hindi ka po nabibigong linisin kami para pagharap namin sa iyo sa isang gawain katulad nito ay maging malinis na malinis kami. Hindi magkaroon ng anumang hadlang para marinig namin ng malinaw ang bulong ng iyong pag-ibig sa amin, Ama, sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita. May you just help us once again. And may you just meet every need, hindi lang po dito sa visible audience, kundi sa lahat ng mga taong, Lord, nakatunghay sa aming gawain sa iba't ibang lugar. Para sa iyong kapurihan, tinataas namin ang mga kahilingang ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin ating mga Bibles sa Deuteronomy chapter 31, verses 19 to 20. Amen. Magandang umaga sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Huling araw ng January. Napakabilis ng panahon. February na po bukas. At medyo natatakot po ako pagdating ng Pebrero. Dahil usually pag dumadating ng Pebrero, nadadagdagan yung edad ko. Praise the Lord. And happy for those who are celebrating their birthday itong linggong ito. Amen. Ang Diyos nawa ang magpala sa kanila in a special way. 19 to 20. Sabi sa Tagalog ay ganito, ngayon nga'y sulatin ninyo sa ganang inyo ang awit na ito. At ituro mo sa mga anak na Israel, ilagay mo sa kanilang mga bibig upang ang awit na ito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel. What a song. 20, sapagkat pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba, larawan ng kasaganaan, ay pipihit nga sila sa ibang mga Diyos. Kaya ako, hindi ako nananalangin madalas ng kasaganaan sa bawat isa. Kasi merong mga tao hindi kayang i-handle ang kasaganaan. At marami po sa mga tao ng Diyos mismo na ang kanilang naging downfall ay ang kasaganaan. Right. Sabi dito, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba pagkatapos sa pumasok sa lupain, ay pipihit nga sila sa ibang mga Diyos at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila at sisirain ang aking tipan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, maritain. Magsiupo. Gusto kong pamagatan ang munting sermon na ito ngayong umaga ng Moses Song. Moses, may apostrophe yan, Moses' Song. Or Song of Moses.
dito sa ating sharing tinitignan at sa bandang ito ng buhay niya bago siya kunin ng ating Panginoon ay pinag-compose siya ni Lord ng isang awitin. Kaya tinawag nating Moses Song. Pero hindi lang ito ang awitin na inawit ni Moses or tinaguri ang awit ni Moses sa Biblia. Meron pa pong mga awitin, kung maalala nyo, nung sila ay makatawid sa Red Sea. Umawit din po sila. Yun ay tinawag ding awit ni Moses sa Exodus chapter 15, if you remember. Pagkatapos sa Revelation chapter 15 verse 3 ay meron din tinatawag na awit ni Moses. So hindi tayo mag-uusap tungkol dun sa Exodus or dito sa Revelation. Titingnan natin itong awit na ito na pinakompose ni Lord kay Moses sa tagpong ito ng kanyang buhay. Pero bago natin puntahan yun, pupunta tayo sa Deuteronomy chapter 31 verses 1 pababa at re-reviewin natin ng konti ang ilang mga bagay. Or titingnan natin ang mga pangyayari leading up to the creation of the song. Verse 1, Deuteronomy chapter 31. And Moses went and spake these words unto all Israel, and he said unto them, I am 120 years old this day. Magpapaalam na po si Moses. At sabi niya, 120 na ako. At alam natin, ang 120 mga taong ito sa buhay ni Moses ay hinati sa tatlo. Diba? Doon sa ating pagtalakay, if you remember, 40 taon, una saan? Ginugol sa Egypt. Right? Tinrain siya ni Lord in a certain way sa Egypt. And then after that, ay pumunta siya sa Midian, another 40 years. Sa ilalim ng kanyang biyanan. And all the time, God was preparing him. And then, pagkatapos, sa huling 40 taon, ay in-apply niya lahat ng kanyang natutunan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa ilalim ni Jehovah, yung buhay na yun ay kanyang ipinamuhay. So ngayon, dumating na siya sa 120 taon ng kanyang buhay. Sabi niya, ito na ako. Also, the Lord had said unto me, Thou shalt not go over this Jordan. Minsan, nag-usap kami tungkol sa retirement age ng isang ministro. Well, hindi na masama yung 120 years, no? So, si Moses, 120 years, nung siya'y mag-retiro. And also, the Lord had said unto me, Thou shalt not go over this Jordan. Iyon ay isang bagay na ikinalulungkot ni Moses, no doubt, na sinabi na ni Lord, sa kabila ng lahat ng pagsisikap mo, katapatan mo sa ministry, paglilingkod mo sa bayan ko, dahil doon sa ginawa mo, doon sa bato, sa tubig ng Meribah, ikaw ay hindi maaaring pumasok sa lupain. Verse 3, The Lord thy God, He will go over before thee, bagamat mamamatay na ako, itong sinasabi niya sa Israel, huwag kayong mag-alala because the Lord thy God na sumama sa inyo habang ako'y kasama niyo ay hindi aalis pag alis ko. Amen. Amen. At yun po ang totoo. Maaring mag-iba-ibang itsura ng pastor niyo dito sa likod ng pulpito. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran niyo ay hindi magbabago. Amen. At hindi kayo iiwan. Amen. Hindi kayo pababayaan. Amen. The Lord thy God, He will go over before thee, and He will destroy these nations from before thee, and thou shalt possess them. And Joshua, he shall go over before thee, as the Lord had said. Hallelujah. Dito sa verse 7, talon tayo. And Moses called unto Joshua, and said unto him, In the sight of all Israel. So, hindi lang sila nag-usap ng privado. At tinawag niya si Joshua, balik ka dito sa kwarto at mag-usap tayo tungkol sa ministry. Alam ko, may calling ka at nakikita ko, ikaw ang papalit sa akin, so on and so forth. Pero ginawa niya ito sa harap ng kongregasyon. Ito'y kailangan dahil napakahirap pong matanggap ng isang propetang tulad ni Moses ay kailangan ng umalis.
Isipin nyo kung kayo ang Israel, kayo'y isang tapat na tagasunod ng propetang ito. Ngayon ay narinig nyo siya, aalis na. Di magtatagal, kukunin na siya ni Lord. And you were so dependent upon Moses. Dahil alam nyo naman kung paanong kayo ipinagtanggol, kung paanong siya'y nanguna sa pakikipagbaka, gumawa ng sari-saring kababalaghan, ang kapangyarihan ng Diyos ay namalas sa kanyang ministry. And now, sinasabi niya, alis na siya. Paano tayo? Sinong pwedeng pumuno dun sa puwang na kanyang iiwanan? Hallelujah. So it's hard. Dahil walang taong naging kasing lapit ni Moises sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. You remember, amen. Ang sabi ng Diyos, kung may mga spiritual sa inyo at may mga propeta, papakitaan ko siya ng panaginip at papakita ko sa pangitain at lahat. Pero hindi itong si Moses dahil ako, pag nakipag-usap sa kanya, bibig sa tenga. Mukha sa mukha. Walang tulad niya sa ibabaw ng lupa. And now, this man is saying, aalis na ako. Aalis na ako. At kakailanganin ng isang pagpapalakas ng loob sa bayan para matanggap nila ang pagbabagong mangyayari na merong ibang tatayo sa lugar ni Moises para ituloy ang kanilang paglalakbay. Kaya kinailangang gawin ni Moises itong kanyang pagbibigay ng parangal kay Joshua sa harap mismo ng kongregasyon. So you see, that's why napaka-importante po na merong magandang relasyon yung pastor at saka yung mga workers sa church. Dahil marahil isa sa mga associate dito sa church ang maging kapalit ni pastor. Amen. And of course, siya'y magkakaroon lamang ng liberty, kalayaan, ng lakas ng loob at katiyakan na tawagin ang sinuman sa kanila kung alam niya na yung taong yun ay kumbaga ka-hertz niya, ka-tawag dito, ka-level niya o nakalinya sa kanyang pangitain. Diba? At alam niyang talagang may puso para sa ministry at meron silang magandang relasyon. Hallelujah. At titiyakin nung aalis na itong taong ito naging mahusay na servant. Mahusay na tagasunod. Very submissive. Kung merong magiging mahusay na leader, yung taong magaling sumunod. Amen. It's not always, you know, the man that would want to have his voice heard. Diba? Pagka merong diskusyon na nangunguna, ang galing magsalita, ang lakas ng boses, pero pagkagagawa, nakatago sa sulok. Pero yung taong nandyan, hindi man nagsasalita, pero nasa tabi mo. At isang hudyat mo lang, wish mo lang, parang utos na. At siya'y naroon. Amen. At gagawin ko anong nararapat. Amen. And Moses was watching that. And maliban dun sa mga katangian ni Joshua ngayon, of course, ang Diyos sinabi kay Moses na siya ang dapat ipalit. Yes. Amen. So may vindication mula kay Lord at merong witness mula sa mga elder. Sa elder mismo na itong taong ito ay karapat-dapat. May mga katangian na maaring magpatuloy ng ministry. Alright, so tinawag niya itong si Joshua and said unto him, in the sight of all Israel, be strong and of good courage, for thou must go with this people unto the land which the Lord had sworn unto their fathers to give them, and thou shalt cause them to inherit it. Magpakalakas ka, magpakatapang ka. At kung titignan nyo, ito'y paulit-ulit na sinasabi ni Moises kay Joshua. At ang Diyos minsan paulit-ulit. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tao'y marupok, madaling lumimot. Ngayon, pagkakataon, parang, narinig ko na yan, ha? Na-preach na yan ni Brother Ray. Ilang beses niya na pin-preacher. Nasabi na yan ng ganitong preacher. Ha? Alam ko na yan. Ha? Pero ang tanong, natandaan mo ba at nagamit mo nung panahong dapat mong gamitin? Malamang hindi mo nagamit. Malamang nakalimutan mo. Malamang nakaligtaan mo. At nung kailangan mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Amen. At ngayon, pinaalala sa'yo kasi makakalimutin ka.
at ganun ang tao, sadyang madaling lumimot, sadyang marupok. Kaya ang Diyos, amen, kailangan niya minsan ulit-ulitin ang kanyang salita. Amen, ulit-ulitin. May mga pagkakataon, amen, pagkatapos ng service, ang sabi natin, talaga nangusap si Lord sa akin, pinagtibay niya yung kanyang pagmamahal sa akin puso. Talagang mahal na mahal niya ako. Pagkatapos ng limang araw o isang linggo, mayroong malaking pagsubok. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Parang nag-iisa ako, parang wala nagmamahal. Nung nakaraang linggo na sabi mo, mahal na mahal ka ni Lord eh. Are you listening to me? Yes. Sabi niyo sa akin, hindi totoo yan. Ha? Elected ka, pinili ka, bahagi ka ng Diyos. Paulit-ulit, pinagdidiinan lahat ng klase ng ilustrasyon para lang maparating sa inyo. Hindi ka pwedeng mawala. Kung paano ang Diyos ay hindi pwedeng mawala. Hindi ka pwedeng mapunta sa impyerno. Hindi ka maaaring maglaho dahil ikaw ay may buhay na walang hanggan at bahagi nun before the foundation of the world. Pagkatapos ng asalubong ka lang ng kaprasong pagsubok at nagkaroon ng inkwentro sa labas at nakapagsalita ng, alam mo, hindi dapat sinasabi, oh, hindi yata ako kasama dun sa elect. You see? God has to reiterate it. Kaya nga si Lord, di ba? Lord Jesus Christ, He's a man of few words, sabi sa scripture, pero maulit siya. Kung magsalita siya, ganito palagi, verily, verily. Kasi alam niya ang nature ng tao eh. Kailangan paalalahanan. Kaya narito si Moises, ulitin na naman. Amen. Magpakatatag ka, Joshua, sa harap ng mga tao. Magpakatapang ka, for thou must go with these people unto the land which the Lord had sworn unto their fathers to give them. And thou shalt cause them to inherit it. And the Lord, He it is that doth go before thee. He will be with thee. Yun na naman, paulit-ulit. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Hallelujah. Sasamahan ka ni Lord, di kanya pababayaan, gagabayan kanya. Aalalayan kanya, pangungunahan kanya, hindi kanya pababayaan sa anumang paraan, kaya hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat manlumo. Alam nyo, anong ginagawa ni Lord sa pamagitan ni Moses? Hinahanda si Joshua. Bakit siya pinagsasabihan ng ganito at pinaalalahanan? Dahil hindi po basta yung kanyang dadaanan. Talagang kailangan magpakatatag siya. Talagang kailangan magpakatapang siya. Pag nakakarinig kayo ng mensahe, na para bang, you know, pinapa, in-encourage kayo, maging matatag, maging matapang, you are an overcomer. Ibig sabihin, oh, meron kayong mga susungin na malalaking pagsubok sa hinaharap. At hinahanda kayo bago pa dumating. Hindi ba kayo nagpapasalamat ng Diyos natin ganyan? Amen. Amen. Praise the Lord. Sarap ng preaching ni Pastor. Napakain ako ng gusto. Huwag mong papakawalan. Kakailanganin mo yan. Kakailangan mo yan, kaya nakarinig ka ng ganyan. Amen. Paghawakan mo, bulay-bulayin mo sa iyong pagtulog at sa iyong paggising. Huwag mong kakalimutan. Pag-usapan nyo. Namnamin nyo. Amen. Gawin yung bahagi ng inyong pang-araw-araw na takbo ng pag-iisip at pamumuhay. Dahil kaya sinabi yan, dahil may pinaghahandaan si Lord sa inyong buhay. Hallelujah. Verse 14, tanong tayo. And the Lord said unto Moses, behold, thy days approach, that thou must die. Call Joshua and present yourselves in the tabernacle of the congregation, that I may give him a charge. So you see, pagkatapos niya, ipakita ni Moses yung approval niya kay Joshua sa harap ng tao, ng congregation, sinabi niya ang kanyang bilin, sa kanila, bilin sa kanya, pero ang Diyos hindi nakontento ron. Diba? Ang Diyos mismo ay nag-utos kay Moises at tawagin mo si Joshua at sa harap ng tao ay sasabihin ko sa kanya ang aking bilin, ang aking utos sa kanya. So you see, it's not enough that a man approves of you. It's not enough that people approve of you para sa ministry. Amen. Iba yung kapag ang Diyos mismo ang bumaba at nagsabi, ang taong ito'y pinili ko para siya manguna sa gawain ito. You see?
At yun ang isang elemento na dapat huwag mawawala sa isang lalaki ng Diyos na papasok sa ministry. Hindi yung tapik ni pastor, hindi yung tapik ng kung sinong tao, sinong kilalang tao at papuri ng kung sinong mga malapit sa iyo, kundi katiyakan na ang Diyos ay nangusap sa iyo. Sabi nga ni Brother Benham, huwag kang mag-a-attempt na mangaral hanggat hindi ka nakakaranas ng backside of the desert experience. At iyong makasalubong yung pillar of fire. At siya'y mangusap sa iyo at magkaroon ng katiyakan ang iyong kalooban na ikaw nga ay tinawag ng Panginoon. Dahil pagka ikaw ay humayo, dahil tinapik ka lang sa likod, pagka ikaw ay, pag wala nang tumatapik sa iyo, ayawan na yan. Hindi ba? Pag kayo humayo dahil lang sa mayroong nangako sa iyo na susuportahan ka, pag wala na yung support at yun o, na-bankrupt yung sumusuporta sa iyo, saan ka napupulutin? Pero kapag alam mo na ang Diyos ang tumawag sa iyo, hallelujah! At siya'y bumaba at pinagtibay sa puso mo by the pillar of fire in your heart. Amen. Kahit anong mangyari. Hallelujah! Mabankrupt na lahat ng mga supporter mo. At lahat at wala nang tumapik sa iyo at kalabanin ka kahit ng mga taong pinaglilikuran mo. You know that God called you. Ikaw ay hindi. Hallelujah! Uurong, tatalikod. Hindi manghihinawa. Because you know your calling. And you know your election. Make your calling and election sure. Hallelujah. What a way that God has done this to Moses to inform him that he's now about to die. Para bang just another duty. Halika Moses, sa araw na ito o sa darating na araw, mamamatay ka na. No big deal. At dapat ganoon ang isang tunay na believer na yung kamatayan ay maging isang another day in our lives. Hindi isang bagay na kinatatakutan mo, nanginginig ka, ano na ang pamilya ko ba? No, kapag ready ka na, kapag tapos na ang Diyos sa'yo, tapos na ang mission mo, wala kang magagawa. Tatawagin ka na niya. Amen? Praise the Lord. Atli ka na, papasok ka na doon sa huling yugto ng iyong buhay. What's that? Sleep. Tulog ka na, pagod ka na anak. Tulog na. Amen? Para bang it's just another duty, it's just another, you know, another task to perform. Diba? Hindi sinabing, oh, maganda kayo ng maraming awitin at maganda kayo ng maraming bouquet at magpapiging muna kayo para dispedida. Sabi ni Lord, eh Moses, yan ang mamatay ka na iho eh. You see, yan ang tunay na may katiyakan sa kanyang kaligtasan, sa kanyang relasyon kay Lord. Dying is just a part of your life. Amen. Kukunin na ako ni Lord. Thank you, Lord. Tapos na po ako. Alright? So, yun ang huling trabaho ko, Lord. Sige, I'll die. Praise the Lord. So, sabi ni Lord, call Joshua and present yourselves in the tabernacle of the congregation that I may give him a charge. And Moses and Joshua went and presented themselves in the tabernacle of the congregation. So you see, kailangan ipresenta ng Diyos, hindi lang ni Moses, si Joshua sa harap ng kongregasyon at kanyang ipakita ang kanyang approval dito sa taong ito. Now, punta tayo sandali dito sa Deuteronomy chapter 3 verse 23 dahil in connection with Moses dying and not seeing the promised land. Kung maalala nyo, si Moses, at ito'y babasahin natin dito, nakiusap siya kay Lord. Kasi sino ba naman ang ayaw pumunta sa promised land, makatawid sa Jordan at matapakan yung pinangakong lupain?
Diba? I'm sure si Moses, hindi niya po gusto yun. Kaya nga siya nanguna. Inisip niya siya ang mangunguna para siya makatawid. Manguna siya sa pagtapak dun sa promised land at pangunahan niya ang bayan. Pero dahil nga dun sa pangyayari, sabi ni Lord, hindi ka tatawid, hindi ka makapunta sa promised land. Kaya dito sa Deuteronomy chapter 3:23, meron palang ganitong eksena. Amen. Na ang propeta ng Diyos na ito na si Moises ay nakiusap, namanhik sa Panginoon. Verse 23 ng Deuteronomy chapter 3 verse 23. And I besought the Lord at that time saying, O Lord God, Thou hast begun to show Thy servant Thy greatness and Thy mighty hand. For what God is there in heaven or in earth that can do according to Thy works and according to Thy might? You see his approach. Nilululhati niya ang Diyos. Pinapayag niya ang kadakilaan ng Diyos na walang Diyos na katulad niya sa ibabaw ng lupa at nakagagawa ng mga dakilang bagay katulad ng kanyang nagagawa. So verse 25, masabi, I pray thee, let me go over and see the good land that is beyond Jordan. Pagkatapos ito nasabihin siya ni Lord, hindi ka papasok. But you see, Moses remembered, ilang beses na bago ko ang pasya ni Lord eh. Diba? And so he was thinking, maybe this will work for me. Diba? Malakas ako dyan eh. Lakas ako kay Jehovah eh. Ilang beses na pinalak ni Lord na patayin na lahat ng Israel dahil sa katigasan ng ulo at pagre-rebelde, pero nung ako'y mamagitan para sa kanila, humupa yung kanyang galit at sila'y pinatawad at lahat. Ngayon, sinabi niya, hindi ako tatawid, hindi ko makikita yung lupain, hindi kaya pwedeng makiusap ako. Diba? Kaya ito yung kanyang ginawa. Amen? I pray thee, let me go over and see the good land that is beyond Jordan. And I want you to notice this, Moses, malinaw sa kanya talaga, hindi kagaya ng dalawat kalahating tribo, kung nansaan ang pangako. It's beyond Jordan. Amen. He could identify it very clearly. It's not at the border or trans-Jordan, but it's beyond Jordan. Gusto kong makita yun, Panginoon. Pwede bang paitulot mo na makita ko yung mabuting lupain? That is beyond Jordan, that goodly mountain, and Lebanon. But verse 26, sabi niya sa mga tao, But the Lord was wroth with me for your sakes, and you would not hear me, and he would not hear me. And the Lord said unto me, Let it suffice thee, speak no more unto me of this matter. In other words, pinigilan siya ni Lord eh. Minsan mo lang sasabihin yan. Tama na. Alam nyo, what I can see here, talagang malakas ang hatak ng panalangin ni Moses sa Diyos. Kaya sabi niya, tama na. Minsan lang, kasi baka pag sinabi mo ulit, pumayag na ako. Minsan mo lang sasabihin tungkol dito sa bagay nito. But you know what? Moses was a mediator not for himself. Amen. Amen. Lord, no wonder si Lord Jesus Christ, nung yung inaanino ni Moses, ay dumating dito sa ibabaw ng lupa. Ang sabi niya, kung pwede lang, Ama! Ay, hindi ko na lang inumin itong kopang ito. But nevertheless, I know you will not permit me, not my will, but your will be done. Kahit alam niyo kung anong mangyayari. I mean, bilang tao, ayaw niya. Alam niya hanggang sa yung kanyang praise God, pawis, ay naging dugo. So sobrang pagkahapis ng kanyang kaluluwa doon sa Gethsemane because he didn't want to go as a man. But he was not a mediator for himself. He was a mediator for a people. Can you say amen? Amen. Hindi pwede ikaw tagapamagitan ay mamamagitan para sa iyong sarili. And si Moses, sabihin ni Lord, final na yun, sinubukan niyang mamagitan. Lord, pwede ba yun? Mamagitan para sa tagapamagitan? Sabi ni Lord, minsan lang at tama na. In other words, hindi siya pinayagan. Hallelujah. Verse 27, Get thee up into the top of Pisgah and lift up thine eyes westward. Bibigyan kita ng westward. Bibigyan kita ng konsolasyon. Makit ka dito sa Pisgah. Mataas sa bundok yan. Dahil pag akit mo dyan, makikita mo rin yung lupain. Hindi mo lang mahihipo. Hindi mo lang matatapakan, hindi mo maamoy, at least makikita mo. Amen? And you know, there's a scripture about the Lord Jesus Christ
when He poured out His soul, amen, for His people. Isaiah chapter 53, ang sabi, and He shall see His seeds. Praise the Lord. Ayaw niya sanang dumaan pa doon sa kamatayan bilang tao. Ayaw niya na sana. Pero sabi ng Panginoon, saka sabi ng kanyang ama, amen, to him as a man, amen, sabi niya, sa pamamagitan ng sakripisyo niyan, makikita mo ang iyong mga bini. Kaya na-create yung awit yung nagsabi, when He was on the cross, I was on His mind, He saw me. He saw the bride. For the joy that is set before you. Hallelujah. Hindi man niyang nalampasan yung kamatayan na sana gusto niya. Amen. Na malampasan na. Pero hinihingi yun ang katwiran ni Lord na merong mamatay para sa kasalanan ng tao. Pero praise God, doon sa Kalbaryo, nakita niya ang magiging resulta. Nakita niya ang promised land. Can you say amen? Nakita niya ang paglabas ng bawat isa sa atin. Amen. Sa kalulatian ng Diyos. Amen. Na kanyang, praise God, isinare sa kanya before the foundation of the world. At ngayon ay isishare niya sa iglesia. Nakita niya by this sacrifice. Ang mga tao ito'y mapapasakdal, ang mga tao ito'y magiging katulad ko, ang mga tao ito'y magiging kasing banal ko, ang mga tao ito'y magiging, amen, katulad na katulad na katulad ko. These people will be victorious. That's why when He was on the cross, I and you were on His mind. He knew me and He saw me. And He saw the victory, amen, na magiging resulta nung kanyang pagkakapako sa krus. So hindi na siya namagitan para sa kanyang sarili. Very reason kaya nandito siya, para mamagitan sa kanyang iglesia. Si Moises, si Aaron, para mamagitan sa bayan. Hindi para sa kanyang sarili. And many times, people don't realize, lalo na yung mga gifted, na yung gift nyo, hindi para sa inyo. Hindi ang inaabuso, hindi ang ginagamit para itaas ang inyong sariling estado at pakinabangan nyo sa isang hindi magandang paraan. Remember si Barmenam, lahat ng klase ng sakit, pinagaling, pinanalangin, kahit na mga patay, binuhay. Lahat ng klase ng mga kasong tinanggihan ng doktor, pag nilagay sa kanya harapan, nilapit sa kanya at sumampalataya yung tao, ay nililigtas, pinapalaya. Pero minsan siya ay, I believe, natapilok siya minsan. At yung kanyang, tawag dito, bukong-bukong ay namamaga ng gusto. And he was suffering. Hirap na hirap siya. Ang sabi niya, ilang beses ko na pinanalangin. Pero Lord, bakit hindi gumagaling? Dami kong pinagpipray. Isang hipo ko lang, Lord. Iba nga, hindi ko na hinihipo. Pero Lord, lahat na ginawa ko dito, hinihipo ko na, pinagfasting ko na, pinagpray ko na at lahat. Ang Diyos yung nangusap sa kanya, but the gift is not for you. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Siguro sana ang ginawa niya, nagpa-pray siya doon sa gifted. You see, kaya importante ma-recognize natin yung gift ng bawat isa. Yung gift natin, yung gift ng bawat isa. Amen. At magtulungan tayo, ipaglingkod natin ang ating kaloob. Dahil yan ay binigay para ipaglingkod at para patibayin ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Verse 27, get thee up into the top of Pisgah and lift up thine eyes westward and northward and southward and eastward and behold it with thine eyes, for thou shalt not go over this Jordan. Kala siguro ni Moses, papayagan na ako. At sa dulo ng pangungusap ni Lord, for thou shalt not go. Pinakita ko lang sa iyo. But still, you are not going in. Hallelujah. But even the Lord here, dun sa last part nung verse 27, in-identify niya yung promised land as beyond Jordan. Go over this Jordan. So you see, the prophet identifies it very clearly. God identifies it very clearly. It's beyond Jordan. You have to go over Jordan to get into the promised land. Anong gusto ko ipakita dito? Talagang ibang-iba yung pananaw ng dalawat kalahating tribo. Right? So nagbabalik tanaw ako sandali. Dahil ang sabi nila, nung makita nila yung lupain yun sa Transjordan, sabi nila, dito na lang kami. Naisip ko tuloy, hindi naintindihan ng mga taong ito ang hirap nung nakatira sa border.
Alam niyo ba diyan palagi may problema? Ha? Dito lang sa atin, yung pagka nasa border ka ng Taytay sa Pasig, yan yung lugar na, amen, yung kalsada nyo, hindi mapagawa-gawa kasi naghihilian yung dalawa. Kaya ano ba talaga yan? Taytay ba yan, Pasig? Kundi nyo napansin yan. Di ba? May problema sa pagpapagawa ng kalye. May problema sa pagpapailaw. Hindi yan ito sa amin niya. Gagastos kami yan. Hindi, sa inyo pa ito. Nasa border lang kami. Hindi. Kasi nasa border kayo eh. Di ba? Doon sa Marikina, meron doon isang barangay. Yung eskwelahan nila, nandyan lang. Kapitbahay lang, Sister Girlie. Eh siyempre, ikaw, gusto mo, malapit lang yung pupunta, yung papasukan ng mga anak mo. But hahanap ka pa ng eskwelahan na malayo, magta-tricycle pa at lahat. Papaservice ka pa, sabi lang, tatawid ka lang ng bakod mo, susunod na hakbang, eskwelahan na. Yung problema, dun sa amin, sa Kupang, saka Marikina, Kupang kasi Antipolo na eh. Yung Kupang, nandiyan na yung SSS, o parang promised land, ni Moses, kita niya na, abot tanaw. Pero nung sila yung magpa-enroll, sabi, ay naku po, hindi po kayo taga Marikina, taga Antipolo po kayo. Masakit sa loob nun, kita mo na eskwelahan. Pero hindi ka pwedeng mag-enroll kasi nasa border ka. Kaya talaga nung nasa border, ano? Diba? Praise the Lord. Amen. Pinag-aagawan o hindi masyadong pinag-aagawan kasi hindi malinaw, saan baboboto yan? Dito ba o sa'yo? Kaya hindi ko maintindihan yung gustong tumira sa border. Spiritually speaking. Yes. Diba? Ha? Gusto mong bumait, pero... Diba, nasa, you're just on the fringes of the promise. Kumbaga, gusto ko naman itong mensahe, tama naman ito, wala akong masabi dito eh. Pero pagka nagpaka lalim-lalim ako dito, tinanggap ko ng lubusan yung teaching nito, abay, magiging kamukha ako sila. Pero, ito namang sanglibutan, sobra naman sila eh. Sobra yung mga pinagagawa. Dahil hindi ko rin kain sikmurain yun eh. Kaya, medyo hawig lang, okay na. So, kaya hindi mo alam kung, saan ka ba? Pag nagpaka-laot naman ako sa sanglibutan, ay sasabihin ng mga message believers, wala kang kinalaman sa aming Diyos. Diba sabi ng dalawa't kalating, ano, pagdarating yung araw, yung mga anak nila daw, sasabihin ng mga nandun sa promise land, wala kayong kinalaman sa message. Ito yung itsura nyo. Kaya sabi nila, hindi naman pwedeng magpakalaot. Kaya borderline din lahat. Diba? Konting mahaba, konting maiksi. Aha! Konting makeup lang. Konting... Tumahimik kayo bigla. Konting compromise lang. Ha? Praise the Lord! Kaya pagdating ng blessing ni Lord, konti din lang sa iyo. Ah, diba? Hindi alam din, saan ka ba naroon? Sa promise, nasa border lang ka eh. Diba? So anong sinasabi ko? Magdesisyon tayo. Amen. Amen. Kung kayo'y nakatira sa border lang ngayon, lumipat na kayo. No wonder sabi ni Lord Jesus Christ, ayaw ko nung maligamgam. Maligamgam kasi nasa border. Medyo mainit, pero malamig pa rin. Sabi niya, mas mabuti pang mainit na mainit kayo o kaya malamig na malamig kayo. Praise the Lord. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na sa taong ito, base sa ating pinag-aaralan, ay makapagpasya tayo. Kung meron mang for so many years ay nanirahan sa Transjordan, sana'y magising kayo at ma-realize yung hirap ng sitwasyon dyan sa border. Amen. Tayo tumayo, gumising, tumawid na tayo. Amen. Or, kayo'y bumalik na lang sa sanglibutan dahil wala rin mangyayari sa inyo. Wala rin mangyayari sa inyo. Mangyayari lang, magiging, you know, magiging kapulaan lang kayo nung mga pumasok sa promised land. Doon sa mga taong kung saan, ina-identify niyo yung sarili niyo. Amen. Magpaka-identify na kayo ng susunod message. Kung preacher kayo,
Kung preacher kayo, huwag kayong mahiyang mag-quote. Ano ba message believer? Hindi. Diba, mayroon mga taong ganyan, ayaw nilang ipa-identify na uso sarili nila sa propeta. Gusto nilang mangaral na para bang sila lang may sabi nung silang nakakita nung kapahayagang yun, pero totoo, amen, hindi nila sinasabi, pero kinu-quote nila palihim ang propeta. Pero pinipili lang nila yung gusto nilang sabihin. Kasi hindi sila kumbinsido talaga ng lubos sa propeta. Pero kung ikaw ang message believer, abay magpaka-identify ka na ng gusto sa kanya. Kung kailangang mag-quote ka, huwag kang mahiya. Huwag mamumulang yung piski pag nagko-quote ka. Because I believe every quote of the prophet. I believe every word, amen, na kanyang inilinya sa salita ni Lord at kanyang ginamit para ihatid sa atin ang mensaheng ito. And I will not be ashamed. Lalo na sa aking sariling church. Hindi naman ito Baptist eh. Hindi naman ito kung anong iglesia lang. This is a message church. Ito ang isang dahilan kung bakit di ako nahiya i-quote ang prophet. May isang pagkakataon, meron siyang scheduled na interview. At ang sabi niya, bago dumating yung interview na yun, nakita ko na lahat ng lalapit sa akin sa interview. Pinakita sa akin ni Lord. At lahat ng tanong na inyo itatanong, ay inayos ko na ayon sa pagkakasunod-sunod nito. At alam ko, pagdating ng interview niyon, kung sa upo si Iha, si Iho, si Iha, si Iho, na may ganitong damit. Now, alam niyo na kung bakit di ako natatakot i-quote ang prophet. Bakit ganun ang kumpiyansa ko sa ministry ng propetang ito na nagdala sa atin ang mensahe na ating paniniwala? Hindi lang ngayon, ang sabi niya, sa prayer line minsan, ang sabi niya, nakita ko na lahat ng pipila sa prayer line. At lahat ng pangangailangan nila, lahat ng sakit nila, at lahat. Praise the Lord. Ngayon, kung meron dito maninira sa mensaheng ito at sa propetang yan na hindi kayang gawin, ano man dyan? Kalimutan nyo na yun. Praise the Lord. Because that prophet has been vindicated by the presence of the Lord. Hindi tao ang may gawa. It's Elohim. It's God again in the flesh. As a foretaste, bilang isang, amen, unang bungang na hinog para sabihin na lahat ng mga tagasunod, ang iglesia, ang bride, ay magiging katulad ko na si Kristo na nagkatawang tao sa ibabaw ng lupa. Ay. Praise the Lord. Bakit ako mahiya i-quote? Kung meron kayong mga kinu-quote na kung sino-sinong mga commentators at mga preacher at lahat, na hindi nga, di ba, walang anumang may pakitang ganyang katibayan. Bakit mahiya akong sabihin na itong sinabi ng propeta natin sa huling panahon. Praise God. Praise the Lord. Pa-identify ka na. Pasok ka na sa Jordan. Huwag ka nang sa gilid-gilid lang. Di ba? Ang alam ko lang na ganyan, yung mga lingkod dati sa mga Pilipino, yung sa gigilid. Ano tawag doon? Alipin sa gigilid. Ayaw nating maging alipin. Gusto nating maging reyna ni Kristo. Praise the Lord. Ba't tayo napunta doon? For thou shalt not go over this Jordan. So, na-identify, it's over Jordan. Amen. You go inside. Verse 28. Sabi dito, but charge Joshua and encourage him and strengthen him. For he shall go over before these people and he shall cause them to inherit the land which thou shalt see. Right, so ito pala yung bilin sa kanya. Balik tayo dun sa Deuteronomy chapter 4 muna, verse 21. Furthermore, the Lord was angry with me for your sakes and swear that I should not go over Jordan and that I should not go in unto the good land which the Lord thy God had given thee for an inheritance. Verse 22. But I must die in this land. I must not go over Jordan, but ye shall go over and possess the good land. Verse 23. Take heed unto yourselves, lest you forget the covenant of the Lord your God, which he made with you, and make you a graven image or the likeness of anything which the Lord thy God had forbidden thee. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous
God. So bago pa sila pumasok, pinagkabilin-bilin na ni Lord ito, huwag nilang kakalimutan. Mabait ako, oo, mapagmahal ako, pero huwag mong kalimutan sabihin sa kanila yung ibang katangian ko. Kasi mayroon mga preacher ngayon, ang pinapangaral lang ay yung pag-ibig na bahagi ng Diyos. Al kayo ni Lord. Iingatan, pagpapalain niya kayo. Pinatawad kayo. Ililigtas kayo sa impyerno. Pagpapalain niya ang inyong mga negosyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, ang inyong mga hayop. Pero sabi ni Lord kay George, kay Moses, oh, paalalahan naman sila. Pagpasok nila, eh gumawa na naman sila ng ibang larawan at sumama na naman sa ibang Diyos. Paalalahan sa kanila, hindi lang ako Diyos ng pag-ibig, ako di apoy na tumutupok. Consuming fire. And consuming here means annihilating. Annihilating fire. Burning fire. Ibig sabihin, pagkakailangan, may kailangan tupukin, tutupukin ko. Amen. Ako'y Diyos din na marunong magalit at nagdidisiplina. Because love is corrective. Hindi lang yun. I'm a jealous God. Deuteronomy 31:14. Balik tayo ron. Sabi dito, and the Lord said unto Moses, behold, thy days approach, that thou must die. Call Joshua and present yourselves in the tabernacle of the congregation, that I may give him a charge. And Moses and Joshua went and presented themselves in the tabernacle of the congregation. And the Lord appeared in the tabernacle in a pillar of a cloud. And the pillar of the cloud stood over the door of the tabernacle. Ito yung sabi ko, ang Diyos mismo bumaba para ipakita niyang approval niya kay Joshua. Saan yun ang pillar of cloud? Pumasok siya sa tabernacle una at siya umusog. Amen. Kumilos patungo doon sa pintuan kung saan naroon si Moses at saka si Joshua sa harap ng kongregasyon. Verse 16. And the Lord said unto Moses, behold, thou shalt sleep with thy fathers, and this people will rise up and go a whoring after the gods of the strangers of the land. Think of it now. Kumbaga parang parte pa rin ng ordination nito ni Joshua. Parte pa rin ng transition. Can you say amen? At gusto sana ni Lord na maging madali sa bayan na matanggap yung ministry ni Joshua. Kaya siya ay bumaba para i-identify ang sarili niya kay Joshua at sa propeta. Amen? At ipakita na siya ay kasama nila. Amen? Pero sa panahong ito, hindi nagkatubili ang Diyos na sabihin kung ano ang magaganap sa inaarap. You see? Ayaw niyo kasi ang ilingkod niya ay magulat na ganito pala ang ministry. Baka gaya ng ginagawa ng mga preacher ngayon na, amen, minimisrepresent nila ang kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Kristo, ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at inumin. Tama ba yan, Brother Nemi? Paborito natin scripture yan. Hallelujah. At sinasabi na, oh, pagkatirawag ka ni Lord, pagpapalain ka, at iuunlad ka. Hihiga ka sa bed of roses. Your life will never be the same again. Ako. Sabi nga ni Brother Branham, mga sinungaling ng mga preacher, kaya yung mga tao, pagka sinubok na, ayawan na kasi yun ang tinuro sa kanila. Pagka tinuliksana ng sanglibutan, inusig na. Amen. Ang lalambot at praise God, magbabackslide na kagad. Kasi ang sabi, pagka tinanggap mo si Kristo, oh, mamahalin ka ng lahat. At ibigin ka. No, sir. So sabi ng Diyos, oh, makinig kayo, ha? Ito na yung aking charge dito kay Joshua. Sabi niya, behold, the Lord said unto Moses, behold, thou shalt sleep with thy fathers. Okay, check. Matutulog ka. And these people will rise up and go a-whoring after the gods of the strangers of the land. Pagpasok nila doon, sila ay sasamba ulit sa ibang Diyos. Ang masakit doon sa Diyos ng mga papaalisin nila doon sa promised land. My God. Whither they go to be among them and will forsake. Yung salitang forsake dito ay leave. As a wife leaving her husband, they will leave me and break my covenant which I have made with them. Siguro sabi ni Moses, Lord, mamamatay na ako, Lord.
sana pinatulog mo na lang ako ng mahimbing at mapayapa. Aalis na lang ako, tapos sinabi mo pa sa akin kung anong sasapitin ng bayan. But you see, alam ni Lord kung anong kanyang ginagawa. Hindi niya ito gagawin kung hindi kailangan. Amen? Kukunin na lang si Moses. Imbis na sabihin, huwag mo na intindihin si Moses. Sige, pong mayapa ka, magiging maayos ang lahat. Huwag mo na intindihin yan. Tapos na ang araw mo, tapos na ang ministry mo. Di ba, halika na anak, tulog na. Pero sabi niya, bago ka matulog, gusto ko marinig mo sa ni Joshua, itong bayan na ito pagpasok doon, maghahabol sa ibang Diyos. At sasamba ulit sa mga Diyos nung mga bayan na kanilang pamamayanan. Think of it now. At sila ay iiwan nila ako. Tulad sa pag-iwan ng isang asawa sa kanyang asawang lalaki. And they will break my covenant which I have made with them. 17. Then my anger shall be kindled against them in that day. Kaya pala noon pa lang sinabi na ni Lord kay Moses, paalalahan na mo sila, apoy ako. Na tumutupok. At so sinabi niya, ganito ang gagawin nila pagdating doon, hindi naman lahat because not all Israel are Israel. Okay, naintindihan niyo? Alright. Then, my anger shall be kindled against them in that day. In other words, ito ang magiging reaction ko. Yun lang naman yun eh. Ang Diyos nagre-react lang doon sa action natin. Kasi may action sila una eh. Ito ang gagawin nila. Then, what's that? Reaction. Then, my anger shall be kindled against them in that day. At ganun yung kadalasan, yung mga naranasan natin minsang palo ni Lord o paalala ni Lord, reaction yun. Doon sa ano, action na ginawa natin. Di ba? At yung mga anak natin, kaya naman napalo yan, kaya napagalitan yan, kaya na-sermonan yan, kaya nag-grounded yan, kasi may action sila unang ginawa. At anong nangyari? Nag-react lang tayo sa kanila. Amen. Praise the Lord. Alam nyo, mas mabuti po yung mga magulang na nagre-react kaysa sa hindi nagre-react. Kasi pagka binawasan nyo ang inyong reaction, yung action ng mga anak nyo dadami. Mas mabuti yung nagre-react tayo bilang mga magulang, sinasaway natin kung kailangan paluin, kailangan, you know, disiplinahin at lahat. Amen. Yan ay duty natin bilang mga magulang at yan ay attribute ni Lord. Pag merong action na hindi tama ang anak niya, may reaction siya para ayusin yun. Amen. Anong nangyayari ngayon? Nawawala na yung reaksyon ng mga magulang. Kaya yung mga anak, aksyon ng aksyon. Intindihan nyo? At hindi naitutuwid. Praise the Lord. So mas mabuti pa yung maraming reaksyon kaysa yung aksyon. Amen. Ito sabi nyo dito, ang galit ko ay magliliyab laban sa kanila sa araw na yon, and I will forsake them. Think of it now. Kala ko ba Diyos yun ang pag-ibig? But He's also a consuming fire. And I will hide my face from them. Think of it now. Isang bagay yung magalit ang diablo sa iyo eh. O yung kaaway mo. O yung talagang hindi mo kahit simulat sa pool. Simula nung makita kayo sa ibabaw ng lupa, hindi na maganda ang pakiramdam mo sa kanya. Isang bagay yung magalit siya sa iyo eh. At ang demonyo, lahat ng klase ng kampon ni Satanas, laban sa iyo, iba yun. Pero pagka ang Diyos na ang nagalit sa iyo, mas mahirap yun. Ang Diyos na ang nagtalikod ng kanyang mukha sa iyo, mas mahirap yun. Amen. Kaya huwag na huwag niyo hayaang magalit si Lord. Dahil sa ating aksyon, base sa mga narinig nating salita niya. Amen. Hallelujah. So sabi niya, I will forsake them. And I will hide my face from them. And they shall be devoured. Pagka tinalikod na ni Lord ang mukha niya sa inyo, abay, lalapain na kayo ng kaaway. O wala nang magpuprotekta sa inyo. Think of it now. Huwag natin hayaang mangyari yan na ilayo ni Lord ang kanyang tingin sa atin dahil sa ating mga gawa. Hallelujah. And many evils and troubles shall befall them so that they will say in that day, are not this evil come upon us because our God is not among us? Kung kailangan hayaan ni Lord dumating lahat ng klase ng trahedya at kabagabagan at problema sa buhay niyo para lang mapansin niyo wala na yata si Lord. Verse 18, and I will surely hide my face
In that day, for all the evils which they shall have wrought, in that day are turned unto other gods. Verse 19, now therefore write this song for you, and teach it the children of Israel. Put it in their mouths, that this song may be a witness for me against the children of Israel. What a song to compose. Kumbaga, gawin mo itong national anthem ng Israel. Write this song, Moses. Base sa sinasabi ko ngayon sa inyo. Amen. Naging tapat ako sa inyo. Pinapasok ko kayo sa lupain sa pamagitan ng aking kanang kamay, makapangirihang kamay. At aking pinalayas lahat ng mga nandoon sa lupain para kayo maitawid at mailagay sa inyong mga mana. Pero pagdating nyo doon, you went a-whoring after other gods. At kinalimutan nyo ako, sinira nyo yung tipan nyo sa akin. Sama mo yan sa inyong national anthem para mapaalalahanan ang bayan kung anong ginawa nila sa kabila ng aking katapatan sa inyo. Praise the Lord. Narinig ba kayo? Alala ba kayo ng mga kanta na pagka narinig nyo, naku-convict kayo? Diba? Praise the Lord. Ang sabi nila nung araw, si Aristotle, ang nagsabi, yung mga ancient nations daw, ancient people, yung mga batas nila ay sinusulat nila sa anyo ng kanta at tinuturo sa tao para mas maalala nila, mas dumikit sa kanilang espiritu, magmarka sa espiritu nila. Because you know what? Meron kung ano sa kanta na mas naalala nyo kaysa minsan sa sermon ni Brother Ray. Minsan kung di totoo. Ilang sermon ko, ilang title ng sermon ko ang naalala nyo ng buong buo. Meron ba nakakaalala dito ng at least 20 title ng sermon ko? Dali lang yan. Moses 1, 2, 3 hanggang 20. Pag hindi nyo naalala yun, ewan ko lang. But I mean, hindi, pera yung serye. Diba? Pero kung tataas, pare-reciting ko dito sa harapan ngayon. Pero ilan sa inyo nakakaalala ng mga titulo ng kanta? Kahit na yung kanta pa sa sanglibutan dati no, hindi pa kayo tumatanggap, yung madalas nyong kantahin. At minsan nga, kahit na makalimutan natin yung title, pero pagka nagsha-shopping tayo, kayo nasa jeep tayo, biglang, isang babalikan. And suddenly, all kinds of memories come back. Oh, tukso! Why? Because a song has an ability na paalalahanan tayo, convict tayo, magpaalala sa atin ng mga bagay-bagay. Di ba? Kaya nga pag kinakanta yung ibon mang may layang lumi, iyakan na yan. Di ba? Makabayan kasi you're so identified with that. Diba na nararamdaman mo, pumapasok ka dun sa kanta, dun sa buhay, amen. Hallelujah. Pagkakinanta mo yun, amen, damang-dama. Diba? Hindi ka gaya ng kinakanta lang na tinuro lang yung kanta na hindi naman niya naranasan, diba? So, ito ang gusto ni Lord na mangyari. Gawin mong awitin ito, Moises. Dahil makakalimutan nila ang araw na ito na sinabi ko ito. Pero pagka tinuro mo yan sa kanila at pinakanta mo at sinanay mo ang mga bata na kantahin yan at gawin nilang national anthem. Hallelujah. Diba? Praise the Lord. Tayong mga nabuhay sa panahon ni Marcos. May bagong. Okay, yung mga kabataan natin, hindi alam yan. Tayo mga Marshall boys pa tayo. Pero may kung ano sa kanta. Amen. Nagusto ni Lord, itong particular na paalalang ito ay gawing kanta ni Moises.
May kung ano sa kanta na pagkapasok niyo sa church at kayo punong-puno ng problema. Bigat na bigat kayo. Amen. Ang Diyos ay kikilos sa isang song leader. At bilang magpapakanta ng awitin na marahil hindi naman talaga yung masayang kanta at upbeat, kundi natumbok niya kung ano yung kailangan para maitaas ang iyong espiritu. Bago pa malaman, yung mabigat na balikat mo ay biglang umuunat. At yung kamay mo na hindi mo maitaas, ay naitataas. Power of music! Power of a song! Kaya ang ministry ng mga musicians, mga song leader, mga musicians, napakalaki niyan. Praise the Lord. Ang sabi pa ng isang historian, ang ginagawa raw nila dati, kinakanta nila yung magagandang virtues ng mga bayani nila, ng mga dakilang lalaki. Sa isang sa mga special occasion, remember sa pagkakanta na mag-aalala tungkol sa isang certain man na dakila, amen, at kilala dahil sa kabanayan niya, at babanggitin doon yung mga magandang ugali niya, yung pagtitiis niya, yung determination niya, yung pagiging matapang niya, yung paninindigan niya at lahat. Para ano raw, yung mga hindi naninindigan ay makonvict. Para yung mga hindi nabubuhay ng ayon doon ay makonvict. At sila ay magnasa, mag-admire, tawag dito, mag-aspire, as you say, na maging tulad ng lalaking yun. Hindi mo maganda yun? Imbis na kumanta tayo ng mga kanta na naninira sa iba, kumanta tayo ng ibibigay ng parangal sa mga tao ng Diyos. Ibigay ng parangal sa Diyos. Hallelujah. Sa dito na imatulog, kaya kayong mga musicians, huwag niyong mamalitin ang inyong ministry. Kung paano ang pastor kailangan mag-consecrate, kayo ay kailangan mag-consecrate. Kailangan handa niyo inyong sarili. Yung mga nag-aawit dito, huwag kayong aawit, amen, ng nasa espiritu niyo lamang. Kasi pag kayong pupunta rito, punong-puno ng problema, at sabi, mag-special song ako kasi malungkot ako ngayon. Patay tayo dyan. Diba? Pag umawit siya buong iglesia, parang ang lungkot-lungkot. Bakit? Kasi nasa espiritu siya nung kanyang sariling pagsubok. Make sure hindi ka kaaawit ayon dun sa espiritu mo lang, kundi ayon sa inspirasyon ng espiritu ni Lord. Amen, minsan, amen, si Elisha, gusto nilang manghula. Naalala niyo yun? Eh si Elisha, bugnutin yan eh. Naalala niyo, meron? Pinapatay nga yung mga batang sinabihan lang siya na kalbo siya eh. Kundi ba nang mainitin ang ulo niyan? I believe it was Jehoshaphat na puntahan siya at gustong manghula siya laban sa isang kao. At hindi siya makamanghula kasi wala siya sa mood. Pero sabi niya, humanap kayo ng mga musikero. Manap muna kayo ng mga manunugtog. Tugtugan nila ako, mag-combo muna sila dito. At sila'y kumanta, sumugtog. At praise God, si Elisha, yung kanyang bugnot ay unti-unting napaawi. Hallelujah! At napalitan ng anointing ng ating Panginoon. Hallelujah! Nandun na siya sa tamang anointing. Thus saith the Lord! Amen! Kaya, praise the Lord, yung mga tumatawag sa akin dito sa pulpito, siguro doon yung inspiring inaawit nyo bago tawagin. Siguro doon yung espiritu ni Lord yun. Ha, bakit? Kasi doon ako papasok doon sa atmosphere na yun eh, para ipangaral ang salita ni Lord. Amen. Sa lahat ng ayoko, yung tatawagin ako na parang funeral procession yung atmosphere. At yung mga tao, hindi alam kung anong gagawin, hindi pa nahanda yung puso. So it's important, sa pag-awit, inahanda ang puso ng tao para tanggapin ang salita ni Lord. Hallelujah. So you need to be in the Spirit. Hallelujah. Praise God. Tuloy na lang natin ito some other time. Wala na tayo oras. Amen. Song of Moses, part 1. But this is a song, amen, na hindi makakalimutan. Tuloy natin pagbasa. So verse 20 na. For when I shall have brought them into the land which I swear unto their fathers that floweth with milk and honey, and they shall have eaten and filled themselves and waxen fat, then will they turn unto other gods and serve them and provoke me and break my covenant.
And it shall come to pass when many evils and troubles are befallen them that this song shall testify against them as a witness, for it shall not be forgotten out of the mouths of their seed. Think of it now. Ang kantang ito, hindi makakalimutan. Ay, ituturo. Pero yung paglabas nila sa Egypt at lahat, ang propetang si Moses, maaaring makalimutan nila, pero sabi ni Moses, itong kantang ito, hindi makakalimutan. Out of the mouths of their seed. For I know their imagination which they go about even now before I have brought them into the land which I swear. Ngayon pa lamang, bago pa tumawid, eh meron ng mga nag-iisip na hindi maganda dyan. Think of it now. Verse 22, Moses therefore wrote this song the same day and taught it the children of Israel. Parang hirap ituro ng ganitong kanta, no? Verse 23, and he gave Joshua the son of Nun a charge and said, be strong and of a good courage, for thou shalt bring the children of Israel into the land which I swear unto them, and I will be with thee. No wonder, kailangan sabihin yung palagi, paulit-ulit sa kanya, magpakatatag ka, magpakatapang ka. Eh, pagkatapos mo naman marinig na itong mangyayari pagpasok sa lupain, ganito eh. Pagkatapos ikaw mangunguna sa kanila. Di ba? Kaya ang sabi ni Lord, amen, magpakatapang ka, magpakatatag ka. For thou shalt bring the children of Israel into the land which I swear unto them, and I will be with thee. Amen. And it came to pass when Moses had made an end of writing the words of this law in a book until they were finished, that Moses commanded the Levites which bear the Ark of the Covenant of the Lord, saying, take this book. Ito pong book na to na sinulat, tinapos ni Moses dito sa tagpong ito. Ito po yung tinatawag na Koran o Torah. Torah. Na ngayon ay tinapos ni Moses, at ang sabi niya sa mga Levita na nagdadala ng arka, ng arko ng Panginoon, saying, take this book of the law and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord your God. Hindi sa loob, kundi sa tabi, sa gilid lamang ng ark of the covenant. Think of it now. Yung Ten Commandments, pinalagay saan? Sa loob. Pero itong Torah, itong batas, ng Old Testament na tinapos ni Moses ito, sabi, ilagay niyo lang sa tabi, sa gilid ng arko, that it may be there for a witness against thee. 27, for I know thy rebellion and thy stiff neck. Behold, while I am yet alive with you this day, you have been rebellious against the Lord. Sabi ni Moses, kilala ko kayo eh. Kilala ko ang inyong pagre-rebelde. Matigas ang inyong mga leeg. Dahil ngayon pa lang, alam ko na kung anong iniisip nyo. Ngayon pa lang, buhay pa nga ako eh. Nagre-rebelde na kayo. How much more after my death? Hallelujah. No wonder, nung buhay pa si Barbanam, alam na niya. Diba? Naalala niyo yung vision ni Junior Jackson. Amen? Na nandun siya sa isang bundok. Pagkatapos ay, yung tuktok ng bundok ay kanyang tawag dito, binuksan sa pamagitan ng crowbar, at yung pinakatuktok na yun, nung matanggal yun, ang sabi niya, meron dong yung loob ng bundok ay puting bato. At ang sabi niya, hindi pa ito kailanman nasinaga ng araw. At ang sabi niya dun sa mga kasama niya, look on it. Look on it. Tingnan nyo, titigan nyo. Diyan lang kayo tumingin. Binuksan yung bundok, at sabi, hindi pa nasinaga ng araw, at nung ito'y masinaga, nung ito'y malantad, sabi, tumingin kayo dyan, manatili kayo nakatingin dyan. At si Barabana ay pumunta sa west. Amen. Pero ang ginawa ng mga tao, imbis na sumunod sa instruction, at tumingin doon sa pinatitignan ni Barabana, masabi, sinundan siya ng tingin. Praise the Lord. Ano ito? Mga prophecy. Amen. Mga kasama mismo ng prophet. Kasama niya naghunting at lahat. Sila mismo ay nagkaroon ng kanya-kanya nilang grupo. Pero merong mga taong nanatiling nakatingin doon sa binuksan sa pamamagitan ng propeta. Hindi pa nasinaga ng araw ito. But you bride, you elected. Amen. Huwag kayong titingin kahit saan. Kayo'y manatiling nakatingin doon sa binuksan. Can you say amen? Ano yun? Binuksang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Hindi pa nagkaroon ng ganitong klase ng mensahe. But you stay looking at it. Huwag kayong titingin sa tao, huwag kayong titingin sa kahinaan ito. Look to the Word! Huwag niyo ibabalikan yung paningin, kahit kanino. Praise be to God.
Pero lahat ang nangyari, pagkamatay ng prophet, kung buhay pa nga siya, meron ng mga nagturo na si Brother Branham ay Diyos, si Jesus Cristo, at kailangan niya sawahin, ginagawa niyo ang antikristo pagkaganyan. Sabi niya, naisip pa niya na tumigil niya sa ministry dahil lang may mga taong ganun. Sumasamba na sa kanya. Buhay pa nga lang siya. E di lalo na nung mamatay siya. But praise be to God. Nung mamatay si Brother Branham, dumating si Joshua. At merong mga taong nakatakdang lumihis, tumupad nung kanta ni Moises. Can you say amen? Pero hindi yun para sa mga elected. Because kagaya ng sabi ko kanina, not all Israel is Israel. Not all message believers are real elected. They may be around, they may even cross Jordan. Can you say amen? Amen. Hypocritically, amen. Pero ang gagawin lang ay maghahanap ng ibang Diyos, magtatayo ng sariling karian at lahat. But you stay looking at the Word. Kaya ang sabi ni Moises kay Joshua, huwag kang lilihis sa kanan o sa kaliwa. Kung ano yung sinabi sa akin ni Lord, yun lang ang sabihin mo. Kung paanong sinamahan ko si Moises, sabi ni Lord kay Joshua, ay sasamahan kita. In other words, amen, oo, kanta ito ng Israel, pero hindi ito kanta ng elected. Naintindihan nyo? Maaring kanta ito ng message movement in a way na mayroong mga taong ganito ang gagawin kahit na gaano katapat si Lord at kahit gaano ka-vindicated yung nanguna sa kanilang propeta, pero mayroong mga taong pagkatapos ng lahat ay maghahanap ng ibang Diyos at babalik sa dating gawin lahat. But that's not my song. Ang aking awitin, hallelujah, ay yung praise God. Hallelujah. Hindi ako aalis kahit anong mangyari. Amen. I feel like writing a song right now. Hallelujah. Here I stand. When others fall, here I stand. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. It will be a witness against Israel, but it will not be a witness against the elect, the group of Joshua. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Kilala ni Joshua ang kanyang sarili. Kilala niya ang pagkatawag sa kanya. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Have mercy. I know whom I believe, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against the day. You believe that? Hallelujah. Help us, Jesus, Lord. Let's worship Him this morning. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know I have believed, yeah, Lord, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed and to Him against the day. I know not how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word wrought peace within my heart. But I know I have believed and am persuaded that He's able to keep that
that day, I know that how the Spirit moves, convincing men of sin. Hallelujah. Revealing Jesus through the word, creating faith in Him. We love You, Father. Hallelujah. But I know I have believed, yes, Lord, and am persuaded. Thank You, Father. He's able. Hallelujah. To keep that which I've committed, and to Him against that day, I know that what of good or ill may be reserved for me. Yes, Lord, all the weary ways, golden days before this place I see. But I know persuaded. Oh yes, Lord. Oh God, we love You. Which I've committed, and to Him against that day. Hallelujah. Hallelujah. Dear God, we thank You. Amen. Pinagtitiwala po namin ang aming sarili sa iyo, Ama. Ang aming kinabukasan, ang lahat-lahat, Panginoon. Ngayon na kami nakapasok sa lupang pangako, spiritually speaking, Father. Kami mananatili sa spot na itinalaga mo sa amin. At wala kaming ibang Diyos na kikilalanin, kundi Ikaw lang. Panginoon, ang awitin na iyo marahil ay ipinasulat mo kay Moises para din sa amin bilang ehemplo, Lord. Upang hindi kami tumulad sa mga gawa ng mga lumihis sa iyong salita, Ama. Oh Lord, hindi ko alam kung anong tono ng awiting yun, Lord. But Father, ito po isang paalala. Amen. As kahit sa kalagitnaan namin, Panginoon, mga pinili mo ay mga elemento na hindi kami dapat tularan, hindi namin dapat sundan at sundin, kundi kami maging tiyak sa aming pagkatawag mo, Ama, sa aming lugar sa iyong katawan at manatili doon kahit anong mangyari. Pasalamatan ka, paglingkuran ka ng buong buhay, buong katapatan, Panginoon. Bawat isa sa amin, Lord. Tulungan mo po ang bawat isa. Ayan mo, Panginoon, sila yung manatili sa Lord, inspired word na binigay mo sa uling panahon. At Lord, kilalanin, Panginoon, yung Lord, iniwan ng propeta, Lord, na magpapatuloy para kami gabayan patungo, Panginoon, sa aming mga mana. Yes, Lord. Mga tao, Panginoon, na may vindikasyon. Hindi lang, Panginoon, hindi lang recognition ng tao, kundi vindikasyon mo, Ama. Kapangyarihan mo, Panginoon, pagsama mo, pagbibigay mo ng bunga sa kanilang ministry. May You just help us, Lord. Give us the grace, Lord, na sumunod, Panginoon, sa kanila, magpasakop kung sila, Panginoon, ang pinili mo. We love You, Lord. Bless mo po ang mga anak mo. Samahan mo sila. Panginoon, kung merong pinagpapala dito, salamat po, Ama. But Lord, I pray that bigyan mo sila ng biyaya para ma-handle nila ng tama ang mga pagpapalang ito, Ama. Panginoon, yung hindi kayang humawak ng pagpapala, huwag mo pong pagpalain, huwag mong pasaganahin, Panginoon. Baka sila ay maligaw sa iyo, Ama. Maligaw sa iyong salita. Tulungan mo sila, Panginoon. Ihanda mo sila, i-develop mo ang kanilang karakter. Para, Lord, kung darating ang panahon na sila ay pagkakatiwala mo ng biyaya, maging handa na sila, Panginoon,
na hawakan ito. Yun po aking dalangin para sa iglesyang ito. Marahil meron kang pagpapalang inilalaan, but Lord, develop mo ang aming karakter. Kaya mong sumunod muna kami, Lord, maging masununin. Amen. Lahat ng iba pang kailangan namin, kung patitikim mo kami ng blessing, Lord. Father, gusto namin, Panginoon, sa lahat ay maayos ang aming, Lord, espiritualidad, ang aming karakter sa iyong harapan. Ang lahat ng iba pa, Panginoon, ay susunod na lamang. Ayaw namin dumating sa punto na kami ay hindi nadidepende sa iyo dahil sumagana na kami ng gusto, Panginoon. Na hindi na kami mananalangin, na hindi kami lulod, hindi na kami iiyak dahil lahat ay nasa amin na. Mas mabuti pa, Panginoon, na manatili kaming, Lord, mapagpakumbaba. Hindi nagtatamasa ng maraming mga bagay ng sanglibutan para manatili kaming lumuluhod, umiiyak, nakadepende, tumatawag sa iyong banal na pangalan. Help us, Father. Help us, Father, I pray. We give you honor and glory. May you just heal every sick, meet every need. Lord, hindi nila kailangan lumapit dito sa harapan. Yung Diyos na narito sa pulpito ay Diyos na katabi nila ngayon, Ama. Oh God, kaya mong angkinin nila ang katugunan as they pray, Lord, in your name, Father, believing, kagaya ng pangako mo, ipagkakalob mo, Panginoon, hindi kailangan ako pang manalangin sa kanila, ako pang magpato ng kamay dyan mismo sa kinaroroonan nila. If they believe your promise, Lord, hallelujah, matatanggap nila ang tugon mo ngayon din, Ama. Amen. At ibabalik namin ang papuri sa iyo at pasasalamat. At ang sabi ng iyong lingkod na mga isa sa mga payo niya, pagkatapos naming manalangin, humingi ng kagalingan, kami humayo ng Lord, masaya, hindi na nag-iisip ng negatibong pag-iisip, hindi na nalulungkot, kundi magpapasalamat at aawit na mga masasayang awitin, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, ang mga awitin ng Zion, Lord. Hallelujah, ay maalala namin at araw-araw ay umawit kami ng awitin patungkol sa aming pangako, Lord. Hallelujah, at paalalahanan kami ng iyong, Panginoon, katapatan at ng katiyakan ng iyong pangako sa aming buhay. Give us a song in our hearts every day, Father. We love you. Sa iyo po lahat ng papuri, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. God bless you. Amen. Papalagi ng Panginoon. Salamat sa inyong pagdalo. Amen. Magkamayan tayo. I know whom I believe. For I know whom I have believed. Yes, Lord. Amen.